Mabiyayang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Ang morning devotion pong ito ay nagmumula po dito sa Door of Faith, Kabatang Siaong, Quezon, under District 6 sa pangunguna po ng Pastora Cheryl Manansala at sa pangunguna rin po ng aming Pastor Greg Model. Salamat po sa Panginoon sa umaga pong ito. Patuloy na ating pong pupurihin ng Panginoon. Tayo po'y lalapit sa Kanyang presensya. Hallelujah. Salamat, Panginoon Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Sige nga po, ating pong pasalamatan ng Diyos sa umaga pong ito. Karapat-dapat po siya sa ating pagpupuri, pagpaparangal. Hallelujah. Pagluwalhati sa Kanyang pangalan. Salamat po, Panginoon Jesus. Purihin po kayo aming Diyos. Hallelujah. Salamat po. We worship you, Father God. We give you glory, Lord God. Honor, praises. Hallelujah. Salamat nga po, Panginoon, sa biyaya po ninyo. Sa patuloy na natatamasa po naming pag-asa, Lord God. Hallelujah. Salamat po. O Diyos, sa umaga pong ito, patuloy po kayong matanghal, Panginoon. Ngayon pa lamang kumilos na po kayo sa aming pong kalagitnaan, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Tayo po yung umawit sa Diyos. Awitin po natin Diyos ng pag-asa. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Tayo pong lahat, aming Diyos. Aming Diyos na dakila at walang katulad. Diyos na walang mga panghihinaan, kapighatian, Diyos na kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kaagapayan, matatakbuhan. Diyos na laging nakalaan. Minsan pa po sa umpisa, aming Diyos na dakila at walang katulad. Diyos na walang hanggan sa mga panghihina at kapighatian. Diyos na kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kaagapayan, matatakbuhan. Yes, Lord. Diyos na laging nakalaan. Kayo, Diyos, ang aming pag-asa. Kayo, O Diyos,
ang aming pag-asa. Sa bawat araw ang aming ninanasa. Sa aming buhay bibigyan kaluguran para rangalan inyong dakilang pangalan. Muli po sa umpisa, aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina, sa mga panghihina at kapighatian, Diyos na kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago. Isang kaibigan, kaagapayan, matatagpuhan, Diyos na lagi nakalaan. Yes, Lord, salamat Panginoon. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. Sa bawat araw ang aming ninanasa. Sa aming buhay bibigyang kaluguran para rangalan inyong dakilang pangalan. Misa pa po kayo, Diyos, kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. Sa bawat araw ang aming ninanasa. Sa aming buhay bibigyang kaluguran para rangalan inyong dakilang pangalan. Sa huli pong pagkakataon, kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. Sa bawat araw ang aming ninanasa. Sa aming buhay bibigyang kaluguran para rangalan inyong dakilang pangalan. Sa aming buhay, sa aming buhay bibigyang kaluguran para rangalan inyong dakilang pangalan. Hallelujah. Salamat po Panginoon. Totoo, O Diyos, na kayo po yung aming pag-asa. Hallelujah. Wala na po kaming ibang matatakbuhan. Wala na po kaming ibang masasandigan. Hindi kayo lamang po. Sa bawat araw, Lord, sa bawat yugto ng aming pong paggising, Panginoon. Salamat nga po, Lord, sa umaga pong ito, bigyan niyo po kami ng pagnanasa na kayo pong patuloy na aming masiyasat, Panginoon, mapaglingkuran sa aming pong buhay. Hallelujah. Salamat po. Sa umaga pong ito, kayo lamang po ang aming inaasam, ang inyong pagkilos. Banal na Espiritu, Panginoon, sangkapan niyo po ng kapangyarihan ng gawain ito. Magkaroon po ng bisa sa lahat po ng makikinig, Panginoon. Salamat nga po, O Diyos. Lord, tanggapin niyo po ang aming pagpupurit pa sa salamat sa umaga nito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan niyo po, Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Purihin po ang kanyang pangalan. Sa umaga pong ito, patuloy na po tayo sa gawain ng Diyos at dadako na po tayo sa pag-aaral po ng kanyang mga salita na nadadalhin po ng kanyang lingkod, Pastora Christina Aves. Purihin po ang Panginoon sa kanyang pong buhay.
Salamat po sa Panginoon. At muli tayo ay naririto, may bagong buhay, bagong lakas, na alam natin na ang Panginoon lang ang siyang nagbibigay nito, kaya karapat-dapat na siya ay ating papurihan. Pagising pa lang natin ng umaga, ay ilagay na natin sa ating isip na ang Diyos lang ang siyang nagiging dahilan. Kaya tayo ay may bagong hininga at palagi nating sanayin ang ating sarili na pagdilat pa lang ng ating mata ay ang Diyos na ang ating nasa sa isip, na talagang lubos na ang biyaya ng Panginoon, yung biyaya ng ating buhay ay atin ang ipagpasalamat dahil ito ay maging kasapatan natin. At yun nga, sinasabi ng Panginoon na yung ating pananampalataya, yung ating kahinaan ay talagang nararanasan natin dahil una sa lahat, tayo ay nasa laman pa, tayo ay tao lang, sabi nga ng kasabihan ng mundo, tao lang. Pero hindi natin pwedeng laging ganun sabihin, tayong mga totoong Kristiyano, tayong mga tinawag ng Panginoon, ay hindi natin pwedeng ikatwiran na tayo ay tao lang. Dahil alam natin na pagising pa lang natin ng umaga, merong magpapalakas sa atin. At yun nga, kung nanghihina ang ating espiritual, kadalasan talaga ay nanghihina ang ating pananampalataya. Pero merong ibinigay sa ating salita ang Panginoon na talagang nakapagpapalakas sa atin. At ito yung una sa lahat, pagising pa lang, nasain natin na tayo ay makapagbigay ng panahon. Ngayon pa lang, ito nga, yung morning devotion natin ay isang napakalaking bagay na unahin natin ang Panginoon. At salamat sa Panginoon. Bago tayo magbasa, tayo muna ay manalangin saglit. Salamat Panginoon sa oras na ito, sa araw na ito muli, Panginoon, na kami ay nakagaganap. Dahil sa iyo, Panginoon, kami ay nagtatagumpay, at sa bawat oras namin, nalalaman namin na kapag kayo ang inuna namin, Panginoon, bawat oras na aming hahakbangan sa maghapong ito, kami po ay tagumpay na dahil ikaw yung inuna namin, Panginoon. Ang iyong mga salita ay aming inuna at aming binubulay. Salamat, Panginoon, dahil may ganitong gawain kami. Patuloy mo kaming linisin. Patuloy mo kaming bigyan ng pagkakataon na kayo, Panginoon, ay aming maitanghal, maitaas sa aming mga buhay. Ako na inyong lingkod na gagamitin ay pakalinisin mo ang puso at kaisipan upang ang iyong mga salita lamang at ang iyong totoong salita lamang ang siyang mailabas ng aking mga labi. Ikaw po yung manguna, Panginoon, dahil kung wala yung pagsama mo, mawawala ng kabuluhan ang mga salita mo, Panginoon. Kaya Lord, ikaw yung maging tagapagsalita, yung mensahe mo, Panginoon, ay aming ma-receive ng may katotohanan, Panginoon. At sa iyo po namin binibigay ang lahat ng parangal, papuri sa nag-iisang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. At yun nga po, dito po tayo mag-aaral sa, buksan po natin ang ating Biblia sa Tito chapter 3. Tito chapter 2. Verse 13. Sabi dito ay sa Tito chapter 2 verse 13. Sabi dito, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, sa gitna ng kanyang kaningningan. Yun nga po yung sinasabi natin na tayong mga tinawag ng Panginoon, tayong mga nakipag-isa sa Panginoong Jesus, ay meron tayong inaasahan. At yun po yung palagi nating ilagay sa ating mga kaisipan
na tayong mga tinawag ng Panginoon, tayong mga iniligtas na ng Panginoon, at tayo na may katwiran na laging sabihin na tayo ay anak ng Diyos, kailangan ganito yung maging lagi nating kaisipan, na tayo ay lumalakas dahil sa pag-asa na ibinigay ng Panginoon. Ano ba yung mga pag-asa na yun na ibinigay sa atin ng Panginoon? Alam natin na meron tayong inaasahan, kaya tayo ay nakapagpapatuloy na gumawa kahit merong mga paghihirap, mga pagtitiis, mga pag-uusig na nararanasan tayong mga tagapagturo sa ating mga nasasakupan. Kung tayo man ay may hawak na kongregasyon, meron talaga tayong, alam natin sa ating kaisipan na talagang naka-mindset na sa atin na meron tayong tiisin, meron tayong sakripisyo. At ang bagay na nagpapalakas sa atin, ayun nga, na kapag binalikan natin, lagi nating binulay, na kaya natin ito nagagawa, kaya natin ito lahat mapagtatagumpayan, alam natin na meron tayong pag-asa. Yung pag-asa natin ay alam natin na merong Diyos na nangako sa atin na siya ay babalik. Merong pinangako sa atin ang Ama. At alam natin na ibinigay na nga sa atin yung kanyang anak para tayo ay magkaroon ng kalayaan. Kung meron mang nagpapahina sa atin, minsan ay yung palagi nating binabalik-balikan yung mga bagay na hindi na natin kailangan balikan. Bawa yung dati tayong makasalanan, yan yung kalimitan na inilalagay sa ating kaisipan ng kaaway. Kaya nagkakaroon tayo ng kahinaan sa ating pananampalataya. Kung lagi nating bubulayin at babalikan yung mga nakaraan natin, talagang ito ay magpapahina sa ating pananampalataya. Pero yun nga yung madalas meron tayong pagkakataon na kasi meron tayong expectation eh. Yung bawa, ina-expect mo, inaasahan mo na personally, ako, patotoo, saglit lang. Ang lagi kong inaasahan na simula nung nakipag-isa ako sa Panginoon ay magiging taga suporta sa spiritual, ay lagi kong inaasahan noon na nung paumpisa pa lang ay yung pamilya, parang, uy, ang pamilya ko ganito, ganyan, maaasahan sa mga imba. Pero magugulat ka na lang na sila pala mismo, mapapatunayan mo talaga na buhay ang salita ng Diyos, na mismong pamilya mo ay talagang siya yung uusig sa'yo. Kaya kung tayo ay mahina, nanghihina yung ating pananampalataya at hindi tayo palaging nagbubulay talaga ng salita ng Diyos, salamat sa pagkakataon na ito na tayo ay binibigyan lagi ng Diyos ng pagkakataon na umaga pa lang ay sanayin natin yung ating mga sarili na araw-araw ay unahin talaga yung pag-aaral, pagbubulay ng salita ng Diyos. Kahit na anong busy natin, kahit tayo ay maraming gagawin, iisang tabi natin muna, at ang kailangan talaga natin ay unahin yung salita ng Diyos. Dahil kung hindi, lahat ng ating mga gagawin ay mawawalan talaga ng lakas. Ultimong yung ating paggawa, hindi tayo malakas. Yun nga yung sa umaga, mahirap gumising dahil unang-una sa lahat, malamig. Pero alam mo yung iisipin mo na, teka lang, parang sinanay mo na yung sarili mo, naging habit mo na kailangan magising ako ng ganitong oras, alas 5, dahil ako ay magbabasa, ako ay mag-aaral ng salita ng Diyos bago ako gumawa. Alam niyo po yung kalakasan na ibinibigay ng Diyos ay kakaiba. Yung feeling mo ay nanghihina ka, bigla ka na lang lalakas pagkakatapos magbasa. At yun po ay nararanasan natin. At alam kong mauunawaan ako nung mga nasanay na talagang inuuna yung salita ng Diyos pagkagising pa lang. At yung pananalangin ay napaka-importanteng bagay
sa ating pananampalataya. At yun yung talagang nagpapalakas naman talaga sa atin. Yun yung katotohanan. At yun nga, sabi dito, ang ating pag-asa, our hope. Lagi nating isipin na meron tayong inaasahan. Yung ating, sabi nga ay meron tayong, kaya tayo nabubuhayan lagi ng loob, kaya tayo laging lumalakas, alam natin na may ipinangako sa atin ang Panginoon. At yun nga yung kailangan natin na tayong mga Kristiyano, bawat isa sa atin ay pinananabikan natin yung dakilang araw, di ba po? Merong inaasahan tayo na alam natin na nangako ang Panginoon sa atin na yun nga, sabi ay inaabangan ang pagdating muli ng Panginoong Hesus sa pangalawang pagkakataon, di ba po? Sabi ay, sabi nga doon sa English, ang ganda po ng English eh, sabi doon sa Titus 2:13, looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, di ba po? Kaya sabi nga ay, ano ba yung nagpapahina sa ating lahat? Kung tayo man ay nanghihina, tayo ay magbasa ng salita ng Diyos. At dito, talagang makukuha natin yung kalakasan. Kung tayo ay laging nanghihina sa mga bagay na naririnig natin sa ating paligid, yung mga kabalisahan, yung mga alam natin na kapag tayo ay nakakapakinig, nanonood ng balita, hindi mabuting balita ang ating mga naririnig. Nariyan yung mga pag-aaway ng mga nangunguna sa ating gobyerno. Pero tayong mga Kristiyano, alam natin yung dapat nating gawin. Lagi nating inaasahan na may Panginoong Hesus na nagtagumpay na at kailangan natin siyang sundan. At yun nga yung sinasabi na babalikan niya ang mga totoong Kristiyano at tapat na Kristiyano. Kaya yun yung isang pinanghahawakan natin kung bakit tayo nabubuhay talaga yung ating pag-asa. Meron tayong inaasahan na may Diyos na handang bumalik para tayo ay kuhanin. Yun nga yung pagdagit. Sabi nga doon sa, basahin po natin yung sa unang Timoteo. Unang Tesalonica po pala. Sabi doon ay yung pagdagit na yon sa personal ko pong buhay. Ito po, yung pag alam kong nanghihina ako, talagang binubulay ko itong salitang ito. Kaya sabi ko nga, ngayong umaga, siguradong alam ko na, alam mo yung nararamdaman natin na tayo ay nanghihina, nauubos yung ating lakas, nawawalan tayo palagi ng kumpiyansa, lalo na yung mga nakikita natin sa paligid natin, mismong pamilya o yung mga miyembro, maraming nakikita natin nalulupaypay. Pero isa sa the best na ating dapat gawin is balikan natin yung pangako sa atin ng Panginoon. At isa pa, sabi nga ay kung tayo talaga ay nawawala ng pag-asa, ito yung salita ng Diyos na ito ay basahin natin at magkakaroon talaga tayo ng pag-asa na talaga palang may nangako sa atin ang Panginoon na tayo ay babalikan. Yun yung ating pag-asa na kailangan nating lagi nating nasain na ito ay balik-balikan. Hindi yung, oo, sa ulo ko na yan, nabasa ko na yan, pero hindi. Iba talaga yung na, sabi nga ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay sa ating araw-araw na pagbubulay at pagbabasa. Kaya sabi dito sa unang Tesalonica, chapter 4, verse 16 to 17, sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng Arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon.
Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman, di ba? Napakasarap pong basahin na alam natin na nangako ang Panginoon para tayo ay balikan. At yun nga po, napakasarap nga lang isipin na yun nga sinasabi dito ay imagine mo makikita natin tayong mga buhay. Makikita natin at tayo ay alam mo yung minsan mag-imagine ka na habang sasalubungin, di ba? Doon sa mga hindi pa masyadong mananampalataya, parang kahit nung una, parang nung binasa ko ito, parang alam mo yung ano lang, fairy tale. Pero buhay ang salita ng Diyos at nararanasan natin yon dahil talaga namang pag nagbasa ka, yung kahinaan na nararamdaman mo, yung physical, lalo yung spiritual, pag binasa mo yung salita ng Diyos, talagang iba yung lakas na maiisip mo, oo nga, ito yung inaasahan namin eh. Kaya bigla mo na lang maiisip na kailangan talaga magpatuloy ako dahil alam natin na may Diyos na tayong babalik. At yun nga yung isa pang nagpapalakas talaga sa atin yun dun sa Juan chapter 14 verse 3. Sabi doon ay, di ba, pangako talaga ito ng Panginoong Jesus. Sabi niya, kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. Diba? Kaya sa atin, tayong lahat, nakakaranas talaga tayo ng mga panghihina. Pero ano ba yung, yun nga yung sinasabi na, yung ating laging pag-asa, our hope is yung promise ng Panginoon na alam natin na yun nga, inaabangan natin yung pagbabalik niya. Kaya ano pa yung sabi nga, tanungin natin yung ating mga sarili. Ano pa ba? Ano pa ba yung makapanghihina sa atin kung alam natin na meron tayong inaasahan? Yun nga yung sinasabi sa, sabi rin doon sa verse 13, di ba? Ipapahayag ng Panginoon. Di ba? Kanina, sabi, meron tayong inaasahan. Tapos sabi, ipapahayag talaga sa atin ng Panginoon yung, ano sabi, yung tagapagligtas natin. Ibig sabihin, talagang maririnig ng mga totoo at tapat na Kristiyano yung pagpapahayag ng dakilang Diyos, ng Ama, na ang ating Panginoon, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari, ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya, yun yung napakasarap pakinggan sa ating pandinig. Ipapahayag, ibig sabihin, sasabihin talaga ng Ama sa atin na walang Diyos, walang Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari, kundi ang Kanyang kaisa-isang anak lamang. Napakasarap marinig. Kaya, anong sabi? Tayo ay merong pakikiisa sa Kanya. Sabi din doon sa verse 13. Kasi yung points na tinutukoy doon sa Tito chapter 2 verse 13 is iyon. Meron tayong inaasahan, meron tayong maririnig na kapahayagan ng dakilang Diyos, at doon sa pangatlo ay meron tayong pakikiisa sa Kanya. Sino lang yung mga makikiisa? Kailangan maunawaan din natin to. Meron tayong pakikiisa sa Kanya sa pagpapahayag ng dakilang Diyos sa pagdating ng ating pagbabalik ng ating tagapagligtas at Panginoong Hesukristo ay merong pakikiisa at kailangan maunawaan natin kung sino lang yung makikiisa sa Kanya. Yun yung mga tao, yung mga tinawag ng Diyos, yung mga nakiisa sa Panginoong Hesukristo. Alam natin yung pakikiisa natin sa Panginoong Hesus ay meron tayong dapat gawin. May tagubilin ang Panginoon sa atin. Alam natin na kailangan nating sundan yung ginawa ng Panginoong Hesus sa Kanya nung siya ay naririto sa lupa. At alam natin na may tagubilin ang Panginoong Hesus at ito ay ginampanan ng Apostol Pablo. Marami siyang mga binigay na halimbawa, yun nga kay Tito, mayroon siyang tagubilin na ibinigay
At yun ay sa panahon natin ay kailangan nating ipagpatuloy yung mga tagubili na yon. At dito po sa ating last verse ay ito po yung sinasabi, sabi, tagubilin ito sa mga tagapangasiwa at tagapaglingkod ng Panginoon. Sabi dito, basahin po natin yung 1 Timoteo chapter 3 verse 1 to 2, sabi dito, tagubilin ito para sa mga tagapangasiwa at tagapaglingkod. Sabi sa verse 1, totoo ang kasabihang ito. Ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Yun po yung tagubilin sa atin. Kung gusto nating yung ating inaasahan ay ating makamit, yun nga sabi ay, at yung kapahayagan ng dakilang Diyos ay ating marinig, at yung ating pakikiisa ay ating talagang mararanasan, ay yun po, kailangan yung mga tagapangasiwa at tagapaglingkod ng Panginoon ay laging naghahangad, nagnanasa, laging nakalagay sa isip at sa puso yung mabubuting gawa. Alam natin yung mga mabubuting gawa, hindi na natin kailangang isa-isahin. Alam natin na tayo ay sinabi ng Panginoon na yung mga mabubuting gawa na naumpisahan ng Panginoon na tayo yung ginagamit ay tatapusin niya hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kaya anong panalangin ng tagapaglingkod, tayong mga tagapaglingkod ng Panginoon, tagapangasiwa sa kanyang iglesia, lagi nating nasain, ipanalangin, laging ilapit natin yung ating mga sarili sa Panginoon na tayo ay palaging magkaroon palagi tayo ng personal laging paglapit sa Panginoon dahil tayo mismo ay kayang-kayang linlangin ng kaaway. Alam natin yan. Kaya pinaka-the best na ating dapat gawin is palagi kung tayo ay nung dati ay madalang tayong lumapit sa Panginoon dahil parang inaakala natin na tayo ay malakas na. Hindi po, nagkakamali po tayo. Mas lalo tayong tagapangasiwa, tayong tagapaglingkod ng Diyos, mas mahigpit, mas malalim na paglapit sa Panginoon ay kailangan nating gawin dahil ang ating kalaban si Satanas ay talagang tinitira ang ating mga isip, ang ating puso, nilalagyan tayo ng mga bagay na alam naman natin na hindi karapat-dapat na gawin at hindi karapat-dapat nating entertainin. Kaya tayong mga lingkod ng Diyos ay kinakailangan na mas lalo at mas palaging lumapit sa Panginoon. Naalala ko yung kami po kasi ay may family devotion, kaming mag-anak. Naalala ko po yung nasa ano na kami eh. Yung si Pedro sa gawa. Nakakatuwa ano yung 'di ba? Pag naalala ko yung buhay ni Pedro na noong kumakain sila, yung hapunan nila, yung banal na hapunan, yung matinding Panginoon. Kahit sa kamatayan, hindi ko malimutan, kahit sa kamatayan, sasamahan kita. O diba po, kaharap niya ang Panginoong Hesus nung sinabi niya yon. Kaya yung mismong kaharap, tapos biglang nangyari na yung mga pangyayari na masaklap. Ano ba yung sabi ko? Ano kayang pumasok sa isip ni Pedro? At yun nga, nalaman natin na natakot lang siya. Lumapit lang yung mga kawal. Tinanong lang siya na, di ba kasama ka nito? Kasi yung pananilita mo, kasi ang nakakatuwa doon, mauobserban mo yung kahit basa ka ng basa ng Bible, pag mga may devotion tayo, doon mo lang marirealize talaga yung pag naiisip mo yung mga simpleng salita nung mga nakalagay na tagasunod ng Panginoon. Sila nga kasakasama ang Panginoon, naisip ko. Tayo, tagapaglingkod tayo ngayon, yung panahon natin, hindi natin kasama ang Panginoon. Ang alam lang natin, may nakatingin sa atin. Nakatunghay ang Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Pero sila kasama. Pero yung tatlong beses na i-deny mo ang Panginoon, ang nakakatuwa, ano, siguro yung kawal, okay lang na i-deny niya doon na hindi niya kilala ang Panginoon dahil natakot siguro dahil puro sandata.
ano, natakot siya, baka tanggalin agad yung ulo niya, tagpasin kung may espadang mahaba. Pero yung meron doon binanggit na yung alipin lang, nagtanong, di ba kasama ka rin niya, ganyan, ganyan. Kasi yun nga, tayong mga tagapaglingkod nakikita sa pananalita, di ba? Kaya yung kabutihang asa narito yung sa, yung naghahangad ng mabuting gawa, tayo talagang tagapaglingkod, ay yung ating pananalita ay nalalaman na ikaw ay lingkod ng Diyos. Kaya yon, isa rin po yon, ingatan po natin, dahil ako po ay naka-experience na humayo, meron akong nakausap na ang talagang sinasabi niya sa akin, dati akong ano eh, born again eh, ngayon ayaw ko na. Ba't ba yung mga nagtuturo na yan ng salita ng Diyos ay, eh, oo, maganda lang pag nasa church. Pag nasa bahay na, ay siya, pag narinig mo, nako, para din namang ano, para din namang hindi nagbabasa ng Biblia, nagmumura. Yun po. Yun po ay na-experience ko. At yun nga po, kailangan. Kailangan talaga tayo yung mismong puno. Maraming laman yung ating isip at tungkol sa salita ng Diyos. Kasi kung ganun yung mga taong hahayuan mo't nakaharap mo, kailangan handa ka. Handa kang, yun nga yung sinasabi, ang banal na espiritu ay nagtuturo sa atin. Ngayon, yung itinuturo sa atin ng banal na espiritu ay galing din po sa Biblia. Kaya kung tayo ay hindi masipag, tayong tagapaglingkod ng Diyos, tayong tagapangasiwa ay hindi masipag magbasa, mag-aral ng salita ng Diyos, anong, sa ganong sitwasyon, ano yung ating sasabihin? Alangan namang sabihin natin yung sarili nating kaalaman, yung sarili nating karunungan, kailangan po talaga ay laging nakabase sa salita ng Panginoon. At yun nga, lagi nating ilalagay sa ating mga isip na ang pinifid sa atin ng banal na espiritu ay galing talaga sa Biblia. Kaya purihin ang Panginoon. Tayo po ay sabi dun sa verse 2, yung tagubilin, tuloy po natin sa unang Timoteo chapter 3 verse 2. Sabi dito, kaya kailangang wala siyang kapintasan. Isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan, at mabuting tagapagturo. Yun po. Sabi lagi ng saying ng mundong ito, walang perpekto. Pero kapag Kristiyano ka, anong sabi ng salita ng Diyos? Nasain mo na maging banal ka. Bakit? Dahil pag sinabing ninanasa mo, alam mo na mayroon tayong Panginoong Hesus na sinusundan at alam natin kung sino siya. Alam natin na ang Panginoong Hesus ay banal. Kaya sabi ang tagapangasiwa, tagapaglingkod ay binanggit dito. Literally, anong sabi? Walang kapintasan. At huwag nating tayong tagapaglingkod, tagapangasiwa, kung tayo po ay nagnanasang gumawa ng mabuti, na andyan po ang Panginoong Hesus, na andyan ang dakilang Diyos na lumikha sa atin, nariyan ang banal na espiritu na magtuturo sa atin ng mabuti. Kaya yun nga po, napakahalaga na tayo mismo ay palaging lumalapit sa Panginoon. At salamat sa Diyos, yun lang lang po, at lagi po nating, kung tayo po ay nanghihina, nawawala ng kumpiyansa, lagi po nating isipin na tayo ay merong inaasahan, tayo ay may maririnig pagdating ng panahon, pagdating ng banal ng Panginoong Hesus, may kapahayagan, at sinabi ng dakilang Diyos sa atin na yung kapahayagan na yon ay ang Panginoong Hesus na babalik para sa atin. At yung makikiisa lang sa Kanya ay yung mga tao tapat at totoong lingkod ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat Panginoon sa inyong mga salita na patuloy na nagpapalakas, patuloy na nagtuturo, patuloy Panginoon na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Kaya Lord, salamat po sa mga mensahe mo. Dahil sa tuwing kami ay nag-aaral, sa tuwing kami ay nagbubulay ng iyong mga salita, Panginoon, nararamdaman namin, nararanasan namin yung iba yung lakas. Kaya salamat sa umagang ito na kami, Panginoon, ay patuloy na binibigyan mo ng pagkakataon na sa umaga pa lang, mabulay namin ang iyong mga salita. Lord,
nilalapit namin sa iyo ang araw na ito, ang aming mga oras. Alam namin na kami ay nagtatagumpay dahil ito sa inyo, Panginoong Jesus. Kaya Lord, nilalapit namin sa inyo ang aming mga gagawin sa araw na ito. Nilalapit namin sa inyo, Panginoon, under of faith organization, sa pangunguna ng Masaredo family ni Pastor Joseph, Panginoon. Ano man yung mga provision, Panginoon, kayo po yung magkakaloob sa lahat ng mga taong umaasa sa inyo, Panginoon. At Lord, yung lahat ng mga supervisor na katuwang ni Pastor Joseph, magmula District 1 to 9, ang mga teachers sa Bible School, Panginoon, tinataas namin sa inyo. Kilala nyo sila, Panginoon. Higit nyong nalalaman ang laman ng kanilang puso at isip. Yung kanilang mga paglilingkod, Panginoon, ay alam namin na sa inyo sila umaasa, Panginoon. Kaya Lord, kayo po ang tumulong sa kanila, lahat ng kanilang pangangailangan, spiritually, physically, Panginoon, kayo po yung tutugon sa kanila. At Lord, maging yung aming mga gagawin sa araw na ito, yung mga estudyante, Panginoon, yung mga naghahanap buhay, yung mga lingkod mo, Panginoon, ang mga pastor, ang mga ebanghelista, ang mga misyonaryo, Panginoon, tulungan mo sila, Panginoon, yung mga salita mo na ihahayag nila sa bawat oras, Panginoon, saan man dako sila naroroon sa bansang Pilipinas, sa ibang bansa, Panginoon Lord, yung patnubay mo, yung kalakasan na nagmumula sa iyo ay taglayin ng bawat isa, Panginoon. At Lord, sa araw na ito, Panginoon, alam namin na ikaw yung aming Panginoon na nagbibigay lakas, at alam namin na ang Panginoong Hesus lamang ang siya nagbibigay sa amin ng tagumpay bawat oras, dahil alam namin na kayo yung aming sinusundan. Kaya Lord, sa iyo namin binibigay ang lahat ng aming mga kabigatan, ang lahat ng aming kabalisan, ang aming mga kahinaan, Panginoon, sa araw na ito. Alam namin, Panginoon, na kung wala yung pagsama mo, walang katagumpayan ang lahat ng aming mga gagawin. Kaya Lord, kayo po ang aming kalakasan, kayo yung aming patnubay. Kaya Lord, sa iyo namin binibigay ang lahat ng parangal, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat at pagluwalhati sa nag-iisang pangalan ng inyong anak na si Jesus. In Jesus' name, our Lord and Savior, our Healer, our Baptizer, the coming King. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos.